Hi guys, kamusta? So, for today's video ay gagawa po ako ng video tungkol sa sakit na GERD. Panoorin niyo po itong video na to kasi gusto ko pong makatulong po sa inyo na merong mga sakit po ngayon na GERD. Panoorin niyo po hanggang dulo kasi po ay ipapaliwanag ko rin po sa inyo kung paano po ako gumaling at kung ano po yung gagawin ninyo. Yung sakit po na GERD na yon, nangyari po yun sa akin dati noong 2017. Kaya marami pong nagtataka sa mga kaibigan ko, sa mga kamag-anak ko, kung bakit bigla po akong pumayat noon, noong 2017. Ipapaliwanag ko rin po kung paano po ako gumaling. So, magaling na po ako. Bali, ang videong ito ay ginawa ko para po magkaroon po ng lakas ng loob at pag-asa yung may mga sakit ngayon na GERD. Kasi po, sobrang hirap po yung nararanasan nila ngayon. Kaya po ay ginawa ko po ito para magkaroon po sila ng panibagong buhay or lakas ng loob para labanan po yung sakit na GERD. So, yung sakit po na GERD na yun po yung hyperacid sa tiyan po yun. So, acid reflux, yan kung tawagin. Nakuha ko po yung sakit na yun, yung GERD na yun ay sa pagkain ko po ng hindi tamang mga pagkain. Lalong-lalo na po dati ay sobrang lakas ko pong magkape. Number one po yun at soft drinks. Yung man nakakapag-acid po sa tiyan. So, siguro dati po ay nagkakape po ako dati nung ako po ay nagpapanggabi sa akin trabaho, nakakainom po ako ng kape ay sa isang araw ay nakakaapat na beses po ako ng kape, sobrang lakas po. Tsaka po yung mga pagkain ko po ng hindi tama ay kagaya po ng mga fatty foods, mga oily foods, mga karne, mga matataba, ayan, mga asim, matatamis, yan. Lahat po ng mga pinagbabawal na pagkain noon ay kinakain ko po. Dahil po ako po ay wala pa po akong sakit na GERD noon, kaya naman po mag-iingat po kayo sa mga kinakain nyo po, or yun na nga po, kumakain po ako ng mga unhealthy food po, ng mga fatty foods or mga matataba na pagkain, matatamis, yan, mahilig po ako. So, unhealthy food po talaga dati yung kinakain ko. Kaya po dati ako po ay mataba noon kasi po kung ano-ano po yung kinakain ko. Dati po akong 60 kilo. Nung ako po ay nagkaroon ng sakit na GERD ay bumagsak po yung timbang ko noon. Kaya po bigla akong pumayat noon. So, bumagsak yung timbang ko noon ng naging 49 kilo na lang. Isipin nyo po yun. 60 kilos naging 49 kilo. Kaya naman po marami po sa mga kaibigan ko na nagtataka kung bakit po bigla po akong pumayat noon. Hindi ko, mahirap po ipaliwanag sa kanila kasi para pong minsan hindi po sila naniniwala. Baka ko po ako ay naging addict na noon, pero hindi po, kasi po ang sakit po na GERD ay nakakapayat po kasi po marami pong iniiwasan na pagkain, kagaya po ng matatamis, maanghang, matataba. So lahat po yun iniiwasan, kailangan iwasan, kaya po nakakapayat. Tapos yung number one din po doon, yung ako po ay nagkaroon na rin ng anxiety. Sa isip po yun. So, kasi po, kaya po tayo ay sa mga may sakit na GERD or may anxiety. Kasi po, lagi pong iniisip yung sakit. So, kalaban po natin dun yung atin pong utak at atin pong isip. So, kaya po dati ako ay nagkaroon ng anxiety, panic attack yun. Kabog ng malakas yung dibdib ko nun. So, ganito po yan. Kasi yung anxiety po na yun, iniisip ko po lagi yung ako, bakit, ano po ba yung nangyayari sa akin? Bakit, ano yung nangyayari sa akin? Kasi hirap na hirap po ako sa paghinga noon. So, namamanhid po yung buong katawan ko, yung kamay ko. Nawawalan po ako ng balanse. Masakit po yung dibdib ko, yung likod ko. Kasi po, dulot po yun ng hyperacid or GERD. So, lagi din po may nakabara dito sa akin na lamunan. Nagpa-check up po ako nun dati sa doktor na maraming hospital na po talaga akong pinuntahan. Pero lahat po ng check po sa akin, puro lahat po yun ay negative. Wala po akong sakit na iba. So, nag-research po ako kasi sabi po sa akin ng doktor, ako po ay hyperacid. At kabog ng malakas yung dibdib ko kasi po ako po ay nagkaroon ng anxiety noon. So, nag-search po ako kung ano po ba yung sakit na hyperacid. Yung pala ay pag kayo po ay hyperacid, ang pinaka huli po niya na magiging sakit ninyo ay
pag hindi nyo po naagapan yung sakit nyo na yon, ay mapupunta po siya sa ulcer at pinakahuli po yung GERD. Kundi po ako nagkakamali, yun po yung GERD. Kasi po yung GERD po na yon, ayun po ay delikad, ay malala na po pala. Hindi po, hindi naman po sa delikado, malala na po na sakit na GERD. Kasi po yung sakit na GERD, hindi po yan nakakamatay, sabi ng doktor. Wala pong namamatay sa sakit na GERD. So, wag po kayong mag-aalala. Wag po kayong magpapanik sa inyong sakit. Kasi po, balang araw ay gagaling din po kayo kagaya ko. Ako po ay magaling na po. Lahat na po ng pagkain na, ay kinakain ko na po. Kagaya po ng ice cream, mga matatabang pagkain. Nakakain ko na po siya lahat. So, pero ngayon ay nag-iingat na po ako. Kasi po, ayoko na po ulit mangyari uli yun. Kaya sobrang nag-iingat na po ako. So, ikikwento ko rin po sa inyo kung paano po ako gumaling. So, balik ganito. Ay, hindi, hindi pa po ako tapos doon. Shoutout nga po pala sa girlfriend ko si Katrina. Ito po siya. Papakita ko po sa inyo. Yan. Bali siya po yung lahat ng tumulong sa akin at sumama sa akin sa hospital. Na lagi niya po akong dinadamayan sa akin pong sakit na GERD noon. Sinasamahan niya po ako dati sa hospital. Ako po ay lagi nagpapacheck up noon. So ganito po. Ipapakita ko rin po sa inyo yung picture ko nung ako po ay sobrang payat at ako po ay wala pang sakit noon. So ito po yung dati kong itsura nung ako po ay wala pa pong sakit na GERD dati. Ito po. Yan, yan po ay mataba-taba pa po ako niyan. 60 kilo po ako niyan. So, ito po yung picture ko nung ako po ay nagkaroon na ng sakit. Sobrang payat ko po noon. 49 kilo po, biruin niyo po yan. Ito po, papakita ko po. Yan, sobrang payat ko po niyan. So, 49 kilo lang po ako niyan. So, sinamahan po ako ng girlfriend ko sa lahat-lahat ng hospital. Kaya maraming salamat po sa girlfriend ko si Katrina Paula Reyes. Ganito po guys. Huwag po kayong magpapanik or mag-aalala sa inyo pong sakit. Kasi po, gagaling po yan. Maghintay lamang po kayo ng panahon. Matagal po kasi talagang gumaling yung GERD. Kasi po, kailangan nyo po talaga mag-iingat po ngayon na may mga sakit na GERD. Kailangan nyo pong mag-iingat sa pagkakainin nyo. Kumain lamang po kayo ng mga hindi maaalat kagaya po ng mga matatabang na pagkain. Matatabang po, matatabang. At lagi po kayong kakain ng mga green leafy vegetable. Yan, yung mga magi-green na pagkain po. Na mga gulay. Yan, lalong-lalo na po yung mga dahon kagaya po ng saluyot, alugbate, ganyan, kangkong, yun po, mga, basta mga magigreen yung mga gaya po ng broccoli, yan. Huwag po muna kayo kakain ng mga maasim, matatamis, maaangha, maaalat, yan po, iwasan nyo po siya at ang mga matataba na pagkain, kagaya po ng mga matatabang karne, yan. Yan, basta guys, mag-pray lamang po kayo palagi. Magdasal po kayo na sana po ay gumaling na po kayo. At yun nga po, iiwas po talaga kayo sa mga pagkain na bawal po ninyong kainin. Marami po, marami po sa inyo na nanonood dito na baka hindi, yung mga may sakit na GERD, sila lamang po talaga yung nakaka-relate sa mga kinikwento ko. Kasi yung mga may hindi napagdaanan yung sakit, hindi po nila masyadong maiintindihan yun. Dati po, yun nga po, nung ako po, kasagsagan ko po talaga ng sakit na GERD, dito po, sa may aking tagiliran, palipat-lipat po yun, kung saan-saan po na lagi pong may masakit, dito sa likod, sa tagiliran, sa sikmura, sa dibdib, minsan kumikirot pa nga po yung puso. Kala natin na meron na tayong sakit sa puso pero wala po. Yun po, yung kagaya po dati ng anxiety, hindi po ako makatulog. Pag natutulog po ako ay
bago po ako makatulog, yung ulo ko po ay sobrang pawis na pawis talaga. Talagang halos tumutulong na po yung pawis. Dulot po yun ng anxiety. Tsaka po dati pagka sobrang magugulatin na po ako noon, may bumagsak lamang po na kutsara, talagang nagugulat na po ako noon. Kasi parang baliw na nga po ako noon eh. Kasi sobrang isip ng isip kung ano po ba yung nangyayari sa akin. Tapos kusang tumitiklo po yung kamay ko, gumaganon po kahit ibuka ko. Kasi yun nga rin po, anxiety. Tsaka lahat po ng parte ng katawan ay nananakit, yung mga muscle pain, ganyan. Tapos takot din po ako, naranasan ko na rin po dati na takot na po ako lumabas. Ganyan, takot po ako mag-isa sa bahay, yun. Kasi po, may anxiety nga po tayo noon. Huwag na huwag po tayo mag-iisip ng mga negative. Kalaban po talaga natin sa anxiety ay utak. Kaya ilibangin po natin yung sarili natin. Yun na nga po, dumating din po sa time na sa labas, pag lumalabas po ako, yung liwanag po ng sikat ng araw, sobrang nakakasilaw po. Kahit po yung konting liwanag lang po, sobrang nakakasilaw po kasi po. Pag tayo po ay nagkaroon ng sakit na GERD, hyperacid, marami po talagang bumababa sa ating katawan na kagaya ng puno immune system, ating pong resistensya, humihina po talaga siya. Kaya naman po, marami po talagang nangyayari sa atin ng mga side effect tungkol sa sakit natin na GERD. Basta po, promise ko po sa inyo, gagaling din po kayo pagdating ng araw. Maghintay lamang po kayo ng konting panahon, basta po ay iwasan nyo lamang po talaga yung mga pagkain po ng mga unhealthy food. Kumain lamang po kayo ng matatabang na pagkain. Tapos dati rin po, namimili din po yung tiyan ko sa pagkain ng saging. Dati po kumakain po ako ng lakatan, bawal po sa akin yun, nag-hyperacid din po ako noon. Lakatan, senyorita, bawal din po yun. Tapos yung saba, bawal din po sa akin dati yun. Pero ang isang, mamimili po kayo doon, isang pagkain lang po ng saging ang pwede po sa akin. Yun po ay yung latundan. Yun po yung hindi po nakaka-acid sa akin. Yung latundan po, yun. Tapos, minum po kayo palagi ng Yakult yan para po tayo ay may panlaban po sa mga bakterya po sa tiyan. Dahil meron po yun good bacteria po sa ating tiyan. Tapos kumain din po kayo ng papaya, hinog na papaya, kasi may enzyme po yun na sa para sa ating tiyan, good enzyme po ba tawag doon sa para po sa ating tiyan. Tsaka yun po, magpipray po kayo palagi. Promise po, gagaling din po kayo. Maghintay lamang po kayo ng tamang panahon, kayo po ay gagaling. Lakasan nyo lamang po yung loob ninyo. Basta po yung mga may sakit na anxiety, na takot na lumabas, huwag po kayong mag-iisip tungkol sa inyo pong sakit na GERD. Maglaro po kayo ng games, manood po kayo ng movie, basta po yun, kagaya po nito, magaling na po ako, nakapag-vlog na din po ako. I-check nyo po yung channel ko, marami po dito pampag-good vibes, kasama po yung girlfriend ko. Prank po, prank war, ganyan. Yan, panoorin nyo po yung mga video ko. I-subscribe nyo rin po ako sa video kong ito para po meron po kayong mga good vibes na papanoorin nyo po. So, basta yun po. Magpe-pray lamang po kayo palagi. Pasensya na po kung paulit-ulit po ako kasi. Basta po, yun. Gagaling po kayo. Promise. Sa tamang panahon, maghintay lamang po kayo. Basta iwasan nyo po talaga yung mga pagkain nyo ng hindi tama. Warm water lang lagi inumin nyo pag kayo po ay nakakaramdam na acid sa inyong tiyan, paakyat dito po sa lalamunan, yun, warm water lang po. Tapos huwag po kayong kakain ng sobrang maraming pagkain kasi po nakaka-acid din po yun. Yung tamang pagkain lang. Tapos huwag po kayo agad hihiga. Tapos ganito po pala, pagka matutulog po kayo, dito po kayo sa kaliwa lagi. Yan. Pakaliwa po kayo lagi matutulog para po hindi po, basta may paliwanag po dun yung scientist, yung siyensya, kung bakit dapat matulog tayo ng kaliwa para daw po yung acid hindi daw po bumalik sa lalamunan. Pakaliwa po kayo palagi matulog. Tapos mataas po palagi yung ulo ninyo para hindi po umakyat yung acid sa dibdib nyo.
Basta po, iinom lang po kayo lagi ng tubig. Tapos, number one din po, iwasan nyo rin po yung pagkakape ninyo. At pag-iinom po ng soft drinks, yan, sobrang hindi po kailangan dapat uminom noon kasi matagal po talaga yung gamutan ng GERD. Ang akin pong ginawa, hindi, dati po kasi umiinom po ako dati ng Omeprazole, wala pong visa. Hindi po ako gumagaling, iwasan nyo na po yung pag-inom nyo kasi po, ang kalaban nyo naman po na magiging sakit noon, pag lagi po kayo umiinom ng mga gamot, Omeprazole, Isomeprazole, basta marami po akong dating ininom na gamot noon. So, wala po siyang talab. Bali, ang gagawin nyo po, number one po, yung iwasan nyo po yung lahat ng pagkain ng hindi tama. Yung mga, kagaya po ng sinabi ko kanina na unhealthy food, iwasan nyo po yun. Number one po yun. Ilang buwan nyo pong iwasan yun, talaga magtitiis po muna kayo talaga. Gaya po ng iba, ang ginagawa ay isang beses, kung hindi po kayo makatiis sa pagkain ng mga ganon, isang beses lamang po kayo kakain sa loob ng isang linggo. Halimbawa, cheat po yun, cheat day po yung tawag doon eh. Ganon po dating ginagawa ko. Tuwing linggo, isang beses lang po kumakain yun. Kinakain ko po yung mga unhealthy po, pero isang beses lang po yun sa isang linggo. Pero kung gat maari po talaga, wag na lang po kayo kakain ng mga unhealthy food para po kayo po ay gumaling. Tapos yun po, dati umiinom po ako pagka grabe na po talaga yung hindi po talaga ako makahinga, gabiscon po, pero hanggat maari po talaga iwasan nyo po yung pag-inom ng gamot. Ang gagawin nyo po talaga doon ay iinom po kayo ng warm water sa umaga. So 2 glass of water sa umaga bago po kayo kumain, 45 minutes na bago po kayo kumain, or yun na po yung magiging tubig ninyo po, yung warm water po. So bawal po sa inyo yung uminom ng malamig din na tubig, at bawal din po sa inyo yung sobrang init na tubig na kagaya po ng galing po sa kulong tubig or umuusok-usok pa, bawal din po yun. Ang maganda po niyan ay warm water po ang iinomin nyo sa araw-araw, lalong-lalo na po pag kayo po ay inaatake ng hyper acid or sumisikip na po yung dibdib nyo, hindi na po kayo makahinga. Warm water lang po yung iinomin nyo palagi. Tsaka yun na nga po, iwas po sa pagkain ng mga unhealthy food. Promise po sa inyo, gagaling din po kayo kagaya ko. Ako po ay magaling na. Ito po, ipapakita po sa inyo yung patunay po noon nang ako po ay nagkaroon ng sakit ng 2017. Ito po. At 2018 na po. Ito po. Ayan. Ito po. Isomeprazole. Yan po. Ito po yung date noon, no. Nung ako po ay lagi nag-detox, nagpapa-check up noon. So, marami pa po akong... Tsaka dati rin po nagpa-endoscopy na rin po ako, yung may camera po na papatulugin ko po kayo noon. May injectionan po kayo para po kayo ay makatulog. Pero ang pangit nga po noon, hindi nga po ako nakatulog, hindi tumalab yung kamot sa akin. Yun po, papasukan po kayo ng camera sa loob ng bibig nyo, pababa po ng tiyan. Masakit po yung kasi po ako po ay gising noon. Hindi po tumalab yung aking gamot noon. Kaya po ay masakit po yun. Masuka-suka po ako noon nung pinasukan po ako ng aparato na camera po na maliit. Yun po, sinisilip po yung loob ng tiyan. Yun po, nakita na may mga gas-gas po siya. Dulot po yun ng hyper acid na nakakasunog na po ng bituka. Kaya naman po, kinuwanan po ako ng sample test doon para ipatak po doon sa, basta po may pinatak po yun yata sa may maliit na ng doktor para po mag-positive or mag-negative po ako dati sa high pylori po yata yon, yung bacteria po yon. Nagkaroon po ako ng high pylori, nakalimutan kong pinatawag doon eh, bacteria na dulot po ng hyper acid yon. Hindi ko po alam kung paano po yung magandang paliwanag po doon eh. Basta po ako po ay nagkaroon ng bacteria noon sa tiyan at pinainom po ako ng doktor noon. Naging malaking tulong din po yung kasi namatay din po yung mga bacteria sa tiyan ko kasi po pinainom po ako ng antibiotic noon ng doktor.
So, ayun na nga po, nin-endoscopy po ako dati. So, sa awa po ng Diyos, ay ako po ay nakabalik na po ngayon sa normal. Ako po ay dating sobrang payat, pero ngayon po, tingnan nyo naman po, sobrang blooming, mas blooming pa po yata ako ngayon at tumaba na rin po ako. Di po kagaya. Ako po ang ngayon ay 56 kilo, na dati po ay 60 kilo, tapos naging 49 kilo, ngayon po ay 56 kilo. Yan. Hindi na rin po ako hinihingal at hindi na rin po ako nakakaramdam ng chest pain at hindi na rin po ako nahihirapan huminga. Yun, lahat po ng nangyari na yon sa akin ay gumaling na po ako. So, ganito po ang gagawin nyo rin po. Ilibangin nyo rin po yung sarili ninyo kasi po sa mga merong mga anxiety, libangin nyo po yung sarili nyo kasi po kalaban nyo mga po talaga doon na iisip. Hindi po kayo makatulog kasi iniisip nyo po na parang mamatay na po kayo kasi ano po bang nangyayari sa akin? Ako po ay nahihirapan huminga. Ano po ba yung sakit ko? Parang mamamatay na ako. Yun, kaya po kayo nagkaroon ng anxiety. Iwasan nyo po yung mag-isip tungkol sa sakit ninyo na GERD. Kasi po, gagaling din po kayo. Promise, pangako po yan. Gagaling po kayo pag iniwasan nyo po yung pagkain po ng mga hindi tama, mga unhealthy food. Iwasan nyo po yun. Matagal na gamutan po yan. So, inom din po kayo lagi ng Yakult. Gagaling din po kayo. Dadating po yung time na gagaling po kayo. Hanggang dito na lang po ako guys. Sana po ay nakatulong po itong video na ginawa ko. I-like nyo po itong video kung nagustuhan nyo po itong video na ginawa ko. So, gagaling din po kayo. I-subscribe nyo po ako para po sa mga good vibes na video na gagawin ko para meron po kayong mapapanood. So, thank you po sa panonood. See you on my next vlog or see you on my next video. Mag-pray lamang po kayo palagi. Gagaling po kayo, promise yan. Maghintay lamang po kayo sa tamang panahon. Iwasan nyo lang po ulit yung mga pagkain nyo po ng unhealthy food, yung mga bawal. Gagaling po kayo kagaya ko. Ako po kasi talaga, magaling na po ako. Nakakain ko na po talaga lahat ng mga bawal. So, thank you po sa panonood. Bye-bye!